Dry na ba at tambak na ba sa hair color ang buhok mo? Well, tapusin mo lang itong video na to dahil ipapakita at isishare ko sa iyo ang tamang proseso kung paano magiging shine at permanent straight ang buhok mo. But anyway, this is Ian Creation at kung bago ka pa lang sa channel na to, please do subscribe and hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga next upload videos. So, this time guys, ang ating gagawin is magre-rebond tayo gamit ang SF fragrance, ang ating hair rebonder cream. So, kung nakita mo guys, ay nagpre-prepare tayo ng ating hair rebonder cream para sa buhok ng ating client. So, this time mag-a-apply tayo ng ating hair rebonder cream. Kung nakita nyo guys, nag-a-apply tayo ng ating hair rebonder cream. Pero kaunting alalay sa ating pag-hair rebond ngayon kasi ang buhok ng ating client ay masyadong tambak na siya sa hair color at sobrang dry na din siya. So ang gagawin natin dyan guys, kasi may regrowth ang kanyang buhok at masyado na siyang dry dahil sa kakakulay. So ang ginawa natin dyan is nag-apply tayo from root hanggang sa regrowth ng kanyang buhok, hanggang sa black area lang muna tayo kasi alalay tayo kasi guys ang kanyang buhok ay masyadong makapal, masyadong dry dahil sa hair color at saka na hair band na din siya dati pero hindi naging maganda ang kalabasan dahil nga siguro guys ay masyadong makapal ang kanyang buhok. So ang gagawin natin ngayon guys, kung nakita mo ay nag-a-apply tayo ng ating hair rebonder cream pero 1 inch from scalp para walang irritation sa scalp ng ating client at kailangan natin magsuot ng gloves for protection of course ng ating kamay. So this time guys nag-a-apply tayo pero hindi tayo sagad sa hanggang sa dulo ng kanyang buhok or sa tips ng kanyang buhok. So keep on watching at makikita ninyo ang kung ano ang naging resulta ng ating pagre-rebond today gamit ang SF or secret fragrance sa dry and color hair. Anyway guys, kung may mga katanungan kayo sa akin about sa pag-hair rebond or may gusto kayong malaman ay pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account and dyan sa aking description below. Ilagay ko dyan ang aking Facebook at maaari mo akong i-message doon. Kung may katanungan ka ay pwede mo akong i-message anytime. Well, ayuns, my dear, natapos na tayo mag-apply sa regrowth ng ating client. Kung nakita mo ay hindi tayo sagad sa pag-a-apply ng ating hair rebonder cream hanggang sa dulo. Kasi ang part na hindi natin nalagyan ay may time para dyan. So, this time guys, no, natapos na natin na ibabad ang buhok ng ating client. So, kailangan natin siyang basain or pwede din guys ang ginagawa dito. Pwede nyo din ang step 1 ng inyong rebonder cream ay pwede nyo din i-mix sa any or conditioner para ma-less ang tapang ng inyong hair rebonder cream kasi pag sinabay natin sa pag-a-apply ang regrowth at saka dati nang na-rebond or ang part na masyadong dry ang kalabasan ay baka maari siyang magiging brittle kasi mas mabilis ma-react ang hair rebonder cream dyan kasi masyado siyang dry at saka tambak sa hair color ang buhok ng ating client. So keep on watching at makikita ninyo. So ang purpose niyan guys para ma-less ang tapang ng ating hair rebonder cream. Pero yung gamit nating hair rebonder yan, yung SF fragrance guys ay hindi siya totally na nakaka-brittle ng buhok. So let's see sa ating final ng ating pagre-rebond for today but alalay tayo sa ating client ngayon. Well, ayun guys, natapos na tayo mag-apply ng from root to tip ng buhok ng ating client. Kung nakita mo ay masyado na siya, na-fully na natin, from root to tip na tayo nag-apply. So, wala akong na time dyan kasi check mo lang siya time to time bago mo siya banlawan. Kasi before ka magbanlaw o mag-range ng buhok ng iyong client, ay kailangan mo muna mag-3 stands
kung pwede na ba siyang banawan. Kaya nga sabi ko, dapat pag nagre-rebond ka ay dapat marunong ka mag-analyze, marunong ka tumingin kung pwede na ba siyang banawan o kailangan pa bang dagdagan ng ating gamot. So this time guys, kung nakita mo ay na-reach na natin ang buhok ng ating client at kailangan na natin siyang i-blow dry ng 100% dry bago tayo mag-proceed sa ating pag-hair iron. Kung nakita mo guys ay may sa step 1 ng ating hair rebonder cream ay medyo malagkit siya, pero hindi siya walang brittle na naganap kasi ang nales na natin ang tapang ng ating hair rebonder cream sa part na masyadong dry ng kanyang buhok. So keep on watching at makikita natin ang final result. Wala yan guys, natapos na tayo sa pag blow dry ng 100% dry kung kailangan na natin mag hair iron sa buhok ng ating clients. Dahil sa masyadong dry ang buhok ng ating client ay kailangan ko ang mabusising pag hair iron at kailangan sa pag hair iron ay manipis lang ang hibla ng buhok ng ating client ang ating pag hair iron kasi iwas tayo sa back job kasi dati na na back job ang buhok ng ating client. So medyo medyo nakaka-challenge sa akin kasi masyadong makapal talaga ang kang strands at saka ang kanyang buhok, masyado siyang makapal, so medyo challenging ang aking ginagawa ngayon, pero I'll try my best na maging maganda ang resulta ng ating pagre-rebond. So sa pag hair iron guys, no, ako nagsusuot ako ng gloves kasi hindi ako masyado nagsusuklay ng buhok ng aking client kasi pag sinusuklay natin, pag mainit yung buhok, pag tuloy-tuloy ang iyong pagsusuklay, ang kadalasan na nangyari sa buhok ng iyong client ay nagiging static po siya. So yan ang aking iniiwasan. So keep on watching. Wala yan guys, after 2 hours. Just imagine, 2 hours akong nag hair iron sa aking buhok ng aking client. So ayan na guys ang naging resulta at kailangan natin yan i-rest ng at least 10 minutes bago tayo mag-proceed sa pag-apply ng step 2 or neutralizing cream ng ating hair rebonder cream ng SF or Secret Fragrance Hair Rebonder Cream. So this time guys, nag-apply tayo ng ating step 2 ng ating hair rebonder cream or neutralizing cream, pero nilagyan ko siya ng hair cellophane para maging shine at maganda din ang kanyang resulta. So let's see, at after this ay makikita na natin ang naging resulta ng ating pagre-rebond. Well ayun guys, natapos na tayo mag-apply, so kailangan natin siyang ibabad ng at least 45 minutes ang kanyang buhok bago tayo mag-range or bago nating banawan ang buhok ng ating client. So this time guys, na-range na natin siya at natapos na natin ibabad ng 45 minutes. So let's see kung ano ba talaga ang naging resulta ng ating pagre-rebond for today sa hair colored hair at saka sa masyadong dry na hair, kung ano ang naging resulta ng SF or Secret Fragrance Hair Rebonder Cream sa buhok ng ating client. Kung ano ang naging resulta niya, abangan natin.
Well, ayan guys, after ng ating pag-hair dry ng 100% dry, ayan na po ang naging resulta ng ating pag-hair dry, pero hindi pa natin siya na hair iron. So, kailangan pa rin natin siyang i-hair iron kasi for finalize na tayo sa buhok ng ating client. Kung nakita mo guys, is masyado na siyang malambot, silky na din siya without hair iron, but kailangan pa din natin padaanan ng hair iron for finalize na po ng ating pag-hair band. So alam kong excited ka na, so keep on watching at makikita mo na ang final result ng ating pag-hair band gamit ang SF or Secret Progress. Kung ano ba talaga ang naging resulta, kung gaano kaganda ang hair bander na to para sa mga hair, damaged hair or sa mga colored hair. Keep on watching. So ayun na guys ang ating final result ng ating pag-hair band today gamit ang SF fragrance at saka sa hair colored hair. So let's see, ikaw na po bahala kung ano masasabi mo sa ating pag-hair band for today at yung ano ang naging observation mo sa SF at saka before and after ng ating pag-hair band sa today. But anyway, this is Ian Creation. Have a great hair day. God bless everyone. Thank you so much for watching. Bye-bye.